Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas! Ngayon naman ay meow-meow time na naman tayo, kalmutan time. Ito ay naging laro niya sa last round ng katatapos lang na Women's World Blitz Chess Championship. Ang kalaban niya dito ay ang pambato ng Mongolia na si Woman Grandmaster Altan Ulzi Engtuul. Ayan, isa sa mga pambato sa Women's Division ng Mongolia. Tinirahan siya ng tinatawag na Alekhine's Defense mga kamatsas. Bibihira na yung gamitin against e4. Pero tingnan natin kung ano naman ang timplang ginawa dito ni Miao Miao. Nag d6, c4, knight b6 at f4. 4 pawns variation, 4 pawns attack. Kung sa pirk may 4 pawns din kung tawagin ay Austrian attack. Dito po sa against Alekhine's defense meron din ganyan. Okay, kumapture sa e5, capture. At yan talaga ang pagkakaporma ni former world champion Alexander Alekhine. Ang basagin kagad ang sentro ng puti. Kaya nag c5 dito si Engtuul at nag d5, maintain lang ang sentro. Nag e6 para basagin ang d5 pero ayaw ni Stockfish. Question mark sa kanya yan. Dapat ang tira daw ay g6 para yung bishop i-develop kagad sa g7, castle, at ang light square bishop ay manatiling bukas at hindi matakpan. Kumpara dito sa nangyari after d5, nag e6, medyo bahagyang natakpan ang bishop. Knight c3, syempre maintain lang ang pawn sa d5. Kinapture, capture na, at chumik. Baliktad dito mga kamatsas, si Miao Miao ang pinapagpagkagad. Nag g3 hinarangan, nag queen d4, ayun ang plano ni WGM. Siguro sa isip niya, kilala ko tong batang to. Kailangan maipalit ko ang reyna para humina ang atake niya. Ayun, nag bishop f4 dito, dinipensahan ng pawn sa e5, tanggap ni Miao Miao, sige, palit na tayo ng queen. Yun nga lang, makakatempo yung tulog na tore, malalagay sa gitna. At dito nag G5, aba na mamagpag talaga. G5 sacrifice, kinagat ang sacrifice para bumagsak ang pawn sa E5. Check, obligado queen E2 kasi makukuha ang bishop kung hindi magku-queen E2. Nakapin ang king at nag bishop G7, castle queen side na, castle. At ibinigay na ni Miao Miao ang hilig. O, kinapture, capture, bishop E7 mga kamatsas, talagang atake pero sa computer, ang gusto ay knight f3, atake sa bishop para makadevelop with tempo. Napakainam nun mga kamatsas. Okay, pero nag-bishop e7, rook e8, d6, nagmamadali ang pawn. No? Dinipensahan ang bishop sa e7 at yan ang bagong luto sa teorya na ito. Dahil sa palagi ang ginagawa, kinakapture lang ng simple ang pawn sa c5. Okay, tapos kakapturin ang knight, kakapturin, tapos bishop g4. Magulo itong linya na ito mga kamatsas. Pangpagpagan talaga ang line eh. Pero nag d6 dito, knight c6, develop, at may atake pa sa bishop. Bishop b5, pin. Bishop d7, tinakpan ng pin. At tumakbo si Miao Miao, nag bishop g5. Dubious na naman daw, dapat daw ay knight f3. Galit na si Stockfish, but ayaw mong gisingin ang knight mo. Gusto na kaagad ano eh, kumbaga, ang tagal kasi nung knight eh, oh, natutulog eh. Bishop g5 umiwas, nag f6, pinitik ng atake, at bishop f4, at dito nag a6, kumapture sa e5, pero blunderous, ayaw ni Stockfish ang tira na yan. Dapat daw ay atras lang bishop d3. Pero kay Miao Miao kasi mga kamatsas eh, talagang ewan ko ba sa batang yan. Gusto lagi pasugod ang atake or pasugod ang tira. Bishop takes, rook takes ang ginawa, blunderous din. Dapat daw ang tira dito ay huwag pansinin ang bishop sa e5. Capturein ang isang bishop na nakahang ang bishop na kapag kumapture dyan, may b4. Oo nga naman, babagsak ang pawn sa a2. Decisive advantage ang hatol. Okay, pero walang pakialam dito si Miao Miao kung ganun man mangyari, no? Pero ginawa kasi nag-rook takes e5 at nag-bishop d3. Saka umatras, f5, bad move na naman. Dapat daw tira knight b4. Ayun, atake lang sa bishop. Tapos may bishop c6, ayun. O, pero balik tayo, f5, knight f3, atake, rook e3, nag-knight h4, atake. Puro atake, no? Bibihira mo makikita si Miao Miao talagang dumidepensa eh. O yan, atake na naman. O, rook f8 dinipensahan at nag-rook f4. Ayun, papatong. Mamaya may mga patong-patong. King dito muna. Tapos patong, baterya. Rook e5, rook df1 na. Rook e6, yun lang mga kamatsas. Talagang palitan talaga ng... Pero mas maraming blunderations yatang binitawan itong si Engtuul eh.
Dapat daw ang tira ay knight c8 para pabagsakin na ang pawn sa d6 na overextended. Pero ginawa na rook e6, knight takes f5, good move, knight takes, bishop takes, at dito napilitan si Eng Tuol na capturein ang bishop. Bakit? Kasi pag kinapture ang pawn, may bishop takes h7 na dalawa na yan, nakabaterya na. Check, obligadong mag-react, then capture, quality down, lalabas. Swabe na ito sa puti, may two connected pass pawns pa, so malakas na yan. O, balik tayo. Pero nag-rook takes na, rook takes f5, rook takes d6, and rook takes c5. Napakalinis, winalis kagad yung mga pag-asa pa ng black dito. Bishop h3, inatake ang rook sa f1, at dito nag-rook f2. Bishop e6, ang huling bitaw na blunderacious ni WGM, dito ay nagdeklara ng 3 moves mate. Sige po, ipapuzzle ko sa inyo. Find the 3 moves mate. Sige, gawin yung puzzle ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. 1. Rook g5 check. 2. Pero dito, nag-resign na si WGM. Kasi, only move, haharangan na lang, bishop g8. Tapos ang laban, kahit alinman sa mga tore ang ipang capture, matyas na matyas ang king. Okay? Bihira na pong gamitin ang Alekhine's defense, pero ito yung isa sa mga pang-ipit talaga sa Alekhine's defense. Review ko lang mga kamatyas para sa mga nag-aaral natin, especially sa mga bata against Alekhine's defense. Ayan, dito, usually ang ginagawa, bishop f5. Ang ginawa kasi dito, nag-second line si WGM Eng Tuol na dito d5, makakabuo kagad ng sentro. So, okay ang black dito. Okay pa naman, bishop f5. Yan ang isa sa talagang laging ginagawa dito. Then, magna knight c3, tapos knight c6, atake sa d4. Siyempre, hindi pwedeng mag d5. Mabibiti ng pawn sa e5. Magna knight f3 yan, tapos knight b4. Yan ang magulong line dito mga kamatyas. May mga sundot-sundot na ganyan. Tapos tatakbo ang king dito sa e2 and then mag-e6 para naman bigyang daan ang development ng bishop sa f8. At dito, mag-e3 na, aatras ulit knight c6. Hindi kasi pwedeng basta-basta susugod na lang ng arakiri na sugod dahil mag-rook a2 na kapag nakapag-b4 ay maa-atake ang knight sa c2. Okay? Sa mga atake na nakikita natin, huwag niyong itutuloy pag-alanganin. May mga atake kasi nakapos, talagang alanganin talaga. At may mga atake naman na sound, tuloy-tuloy, may continuation, yun ang pipiliin nating mga atake. Kaya dito, after a3, aatras, knight c6, and then bishop e3 didepensahan. Ayan, okay pa naman, no? Slightly better for white mga kamatyas. Okay, dinagdag ko lang para sa kaalaman ng opening na ito, na dito, ang pinaka laging ginagawa, yung bishop, dinidevelop muna sa f5. Hindi itong c5 na para sa akin, pabor sa puti eh, kasi napaka-solid ng sentro kagad eh. Kaya I suggest, kung kayo naman ang Alekhine's defense, mag-bishop f5 muna kayo, then e6 and knight c6 yung line na dapat na gawin dito ng black. Yun nga lang, syempre, laging slightly better ang white dito kasi nga nadodominate ng puti ang sentro. Ang dapat pag-aralan naman ng black side, papaano ba basagin talaga ang sentro at hindi makuha ng puti ng buong-buo ang control. Okay, maraming salamat po. Sana natuto kayo dito sa kaunti nating discussion sa game na ito at sa opening ng Alekhine's Fight. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.